Bawat tao may kanya-kanyang pangarap. Yung iba gustong maging astronaut. Yung iba naman ang gusto maging scientist. Tapos karamihan ng bata, pag tinatanong kung anong gusto paglaki, nasabihin doktor. Yung iba naman ang gusto maging engineer, lalo na yung mahilig sa mga high-tech na robotics. May mga tao na ang gusto maging chef. At may mga ilang-ilang din naman na mataas talaga ang pangarap. Ang gusto maging presidente. Ako, simple lang pangarap ko. Ang maging babaero. Kapag may pangarap ka, kailangan mag-focus ka. Huwag kang magpapadala sa mga distractions. At sabi nga ng motivational speaker na malaki ang katawan, goal mo, focus. Pag di makasabay, iwan mo. Pag may pangarap ka, dapat ang action na ginagawa mo ay yung kakaiba at hindi inaasahan para unexpected din ang resulta ng mga ginagawa mo. Pag may pangarap ka, huwag kang mapapagod na matuto ng mga bagong pamamaraan. Lagi mong pag-aralan ang mga bagay na kailangan mo. Tandaan mo na bawat lesson na natututunan mo ay one step closer sa pangarap mo. Pag may pangarap ka, dapat marunong ka ng teamwork para may ka-teamwork ka sa pag-abot ng pangarap mo. Dream, believe, achieve. At ang pinaka-importante, inspire. Pili ako ng gusto kong position. Ang gusto kong position, sa tabi mo. Aww, gusto talaga.
Ikikiss ko pa nga dapat si Ate Tin eh. Kaya lang baka umiyak tong kumag na to. Pogi makuti pa man din. Pero talong-talo ko pagdating sa chicks. Ano si K-pop? Iyok! Sige ma'am, tinalis mo na ako. Huwag mo ako makikita. Nakita niyo yun? Hindi pa ako umahawak ng bola. Nakaiskor agad ako. Jay, nilalamig ka lang. Alam mo naman, concerned ako sa'yo. Jacket nga pala. Diyos ko naman, Prince. Di mo ba nakikita? May jacket na ako. Ano ba naman yan? Malis ka na nga dyan. Jay! Stoppies ka pala para sa'yo. Ano ba yung energy ako dyan, Prince? Pagin mo ka sa'kin yan. Jay! Icon! Ano naman? Gusto ko kami yun. Alam mo, gusto ko pa ako sa'yo. Meron na ako isang galon dito. Malis ka na! Nakakarami ka na. Malis ka na dito, Pete. Guy, last minibigay ako sa'yo. Minibigay ako? Ano na naman yan? Ano ba gamitin ko dyan? Gusto mo yung lagay ko sa ulo mo yan? Malis ka na nga bago pa ako mabana sa'yo. Champion sa puso ko. Diyos ko naman, malis ka na nga. Susumbong kita sa HR. Malis ka na, Prince, please. Ang gulo mo, dami-dami ko pang ginagawa. Akala ko ba, yan si Daya? Eh, yung sinabi sa akin ng Intel. Kasi ka ba Intel mo? Siya. Oh, mukha ba itong Intel? Tignan mo, makapamak pa tayo kanina. Nilalamig naman talaga yun eh. Nice. Oo. Ako naglagay ng jacket kay Jaya. Bakit, ha? Mayangal ka? Ito wala yung tropang mga Teletubbies, eh. Mas makakapang si Dipsy. Ikaw, Prince, diskarte ka na diskarte sa mga babae dito. Puli ka na ba? Mas mga supot naman. Pawang-pawang na lang! Prince, Lodi, pitingin ba? Mga Teletubbies ko! Hindi, saro na. Hi, Prince! Wala talaga sila. Makasubot! Pero, sino nga ba itong mga puli na to? Sila ang kaya tawag namin ng mga cool kids. Sila kasi yung laging respetado sa office. Sa madaling salita, sila ang mga sigal. Si Orly, nasagad sa angas. Malaki lang yan, pero kaya ko yan sa suntukan. Ang gaan masyado ng trabaho mo ah. Pabigatin ko nga. Sabihin mo lang pag may reklamo ka. Wala po, Commander Orly. Kremel, pogi daw to nung bata sa kasamaang palad. Hindi napigilan ang pagdagdag ng edad tuwing nagbabirthday. Sa susunod, pag tinatanong ka kung sino ang idol mo, huwag mo sabihin na si Lebron. Sabihin mo, ako ang idol mo. Eh si Harold, yan yung tropang pinapakilasan sa inyo ng mga magulang mo nung mga bata pa kayo.
bahay nila. At bubukas ang gila ka at at madalas, kami ang trip nila. Mambo. Sabi sa akin ng intel, si Jaya, umiiyak. Ano yun naman? Ito, totoo na to. Wala na, ayaw lumapit sa kanya. Napayan na nga ako nakaraan. Dito lang ako sa talent ko, sa lawyer sa akin. Ang maging bowler. Umiiyak ka muna sa akin, kahit ngayon lang. Rin, tumingin ka. Tumingin ka muna sa akin, ha? Tumingin ka. Isipin mo na binastid ka ng lahat ng maraming babae na di mo nilapitan. Yun ang isipin mo, Prince. Kasi kung kay Jaya pa lang, susuko ka na, paano pa kaya yung malalaking problema na darating sa buhay mo? Paano yung mas malalaking challenge na darating sa'yo? Susukuan mo na lang ba yun? Hindi ka ba lalaban? Prince, simula ngayon, wala nang puhon dahil oras na nang padayon. Prince, tingnan mo na. Sige, sige. Oras na nang padayon! Jess, humita ka ba? Bakit ka pa nandito? Pansin kasi ang lungkot mo. Kasi... Ano yung tao yung pinili ko? Jai, sige mo lang, pangili ko. Thank you ah. Buti ka pa, concern ka sa akin. Sana pala ito na lang yung pinili ko. Jan, buka naman mo yan na. Pwede pa yun ako piliin ngayon. Kasi, simula ngayon, wala nang buhon dahil ito na ang padayon. Ganun ko, Prince. Oo, Jan. We love you, Prince. Happy to Jan. Ginagawa mo! Oras ng trabaho! Nanaginip ka na naman ha! Panila naman kayo eh! Mag-aali ka na kami ni Jaya! Siyempre, makita tayo boss! Kaya na nga lang! Tayo. Hindi ko pa pala nakakwento kung sino itong dalawang mo kung nakasama ko lagi. Yan si Ambo, pati si Bidis. Bata pa lang ako nung nakilala ko yung mga yan. Thank you.
You don't know what is it we're saying. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. You don't know, you don't care. We're all having fun, bathing in the sun. We're all building castles, castles in the sun. We're having fun, we're having fun. Galingan mo, bilis! Matalo ka na ni Ambo! Prince, dito po ba napapagod? Huh? Imagine tayo ng imagine. Hindi naman nagkakatotoo. Ambo, halika. Halika, tara. May sabihin na ko sa'yo. Dito, tapit ko. Kasi yan po, may pangarap pa, huwag kang titigil na ito pa rin yun. Huwag kang mapapagod na ito pa rin yun. Ano ba ang pangarap mo? Pangarap ko? Maging piloto. Tara, kasamaan kita. Ito pa rin ang pangarap mo. Paano mo naman yung magagawa yun? Dali lang yan. Hulaan mo to.
Dito ka. Tandaan mo ako, ha? Sige. So, gusto ko rin maging piloto. Piloto din ako. Kaso, dalawang driver lang ang pwede. Dalawang piloto lang pwede sa aeroplano. Hindi ba pwede yung kaliwa ako, tapos si Ambo sa kanan? Alam ko na. Pag stewardess ka na lang. Stewardess sa loob. Stewardess? Stewardess sa loob? Piloto rin yun? Pwede. Sige. Stewardess sa loob. Pwede. Paano to? Basta, alam mo ba kung paano pinapalipad ang aeroplano? Hindi. Yung mga controller, pag nababa mo yan, sabihin, marapin na tayong umangat. Okay. Okay. James! Ito na, ha? Oh, wait lang. Ako muna. Oh, sige. Ano ba yan? Stewardess muna. Okay na ba? Wala pa. Wait lang. Huwag ka muna, ano. Bagal naman, oh. Gusto ko nang lumipad, oh. Okay na. Okay, ha? Ready? 1, 2, 3, go! Kaliwa! Kanan! Oh! Wait lang! Hello, air traffic controller. Si Ambo to. Pangarap po kasi maging piloto. Pwede na ba kanyang lumipad? Kung ano man ang pangarap mo, huwag kang titigil. Hanggat di mo pa naabot ang pangarap mo, pwede ka pang lumipad. Tulong nasan ka? Nas
sa puso ko lang pala. Bagay na hindi mo kontrolado, mga harang at balakid sa daraanan mo. Nasa sa'yo kung paano mo ipapanalo ang laban ng buhay mo. Kaibigan, bumangon ka at ipanalo ang laban. Hanggang sa lahat na ata ng importante pangyayari sa buhay ko, ay present talaga yung dalawa. Akalain niyong hanggang makapasok ako ng RK, ay nakapasok din sila. Ay! Hindi ko alam kung wala ba akong nagawang tama para paulit-ulitin itong sumpa. Pero ngayon, mag-e-enjoy kami. Araw namin to, oras namin to, kahit ngayon lang, amin ang mundo. Dulas daw, pumupunta dito yung mga Pakuli Kids. Dito sila may mga nakikilalang kids sa pag-gigimik nila. Ang daya nga lang, kasi para bang ang dali sa kanila mantis. Samantala kami nitong mga mokong na tropa ko ay hirap na hirap. Pero baka dito namin makita ito mas mura to ang sikreto nila. Eh kung kagapuhan lang naman, mas gwapo naman kami sa kanila. Except nga lang si Bidis, yung matangkad na maputi. Pangit talaga yan. Yan ang butaw sa grupo namin. Pwede mo kami gawing housemate, Kuya. Kuya, sige na po. Nahihilig mo tayo ni Kuya? Parang tulog ah. Wait. Nahinig yun? Parang may nagsasalita sa loob. Anong sabi? Ray. Tanga ka pala eh. Ay, putang Kuya ba yun? Kuya ba yun? Ba't boss ni Bidis? Ikaw yun eh. Si Kuya yun. Parang ikaw eh. Teka lang, ang tanong, paano tayo makakapasok? Kanyari, bibili tayo ng candy. Sige. Pero, kahit pumasok tayo, malayo pa yung pinto eh. Tingnan natin yung gate. Baka po ka. Tara, tara, tara. Grabe.
If this is where the future can start, then I'm glad I'm here. Akala siguro ng mga Tokol Kids, sila lang ang pwedeng gumimik. Hindi nila alam, gigimik tayo ngayon! Ang maganda pa nito, tatayuan tayo na maraming babaan yung malalaki dede. Bukas, hindi na tayo birthday! Tumas mora to! Let's go! Sorry sir, sarado pa po. Bakit ganun? Yung mga Tokol Kids pwede, pero pag kami hindi na. Sorry po, tanghali po kasi ngayon wala akong gigimik na tanghali. Sorry na po, kahit sila, taglay ka talaga. Tanga ka pala eh. Hindi ko kasi alam eh. Tara na! Bukas sa planta, umanda sila sa akin. Sakit ng katawan ko. Nakakita ako ng kabayo. Tumalun. Nahulog. Plat na plat. Ang sakit talaga. Sana all. Nakakatakbo. Sana all. Hindi nabubugbog. Ah.
Strange! May bago oh! Ano? Ano? Wait, sila ba yun? Ganda! Startan mo na! Hindi na! Ano ba pangalan niya? Pwede ba yun? Baka may sabihin na magbastos tayo! Lapitan mo na lang, pakilala ka! Ako po! Baka mauna kang pakita ko. Sige! Bahala na! Hi, bago ka? First day ko lang ngayon. Talaga? By the way, I'm single. Who's your real? Mama, kuha tayo ng moves. Sige. Jamie, good morning. Oy. Oh, ano nangyari sa mukha mo? Wala to. Bumuntin din to. Alam mo ba? Ganda talaga ng araw kapag nakikita kita. Hindi na ko already. Binubola mo na naman ako. Hindi. Totoo yung mga sinasabi ko. Galing sa puso. Totoo na yung mga ganyang linyahan. Alam mo, yung pasako, huwag mo intindihin to. Mas masakit pa yung naramdaman ko nung nalaman kong may iba ka. Miss ka na nga. Okay na. Ay. Sige, atas umalis ka na. Ay. Saan ka mo magapit? Para lumagay yung interest. Ah, sige, sige. Ito ulitin natin totoo na ito. O, sige. Bitawan ko muna yung kamay mo. Huwag mo kang masyadong mamis, ha? Naku, yung kasi early. Mas ka na nga. Sige. Mas na muna ako. Sige, bye-bye. Makita niyo ba yung ginawa ni early kanila? Oo. Kaya mo ba yun? Siyempre, kaya ko yun. Sige nga. Tingnan mo to. Puntahan ko, dali. Ayan, kaya mo yan. Support kami. Jenny. Hi, Apple Pan. Hey! Jenny. Ito yung DPS. Tawag nito. Pack Advance. Talaga sila, Prince, pag nakakasalubong ko, maraming nangyayari sa akin. Ah! Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa pa itong dalawang kumag na to. Eh, wala naman nakakatuwa sa nangyayari sa amin. Ano ba nga ayaw niyo sa akin? Yung buong ikaw! Hoy! Nakakapagod na rin na maging mahina sa babae.
Nakakapagod na rin na paulit-ulit kang binabasted at nireject ng babae. Yun ang isa sa pinakamabigat na pakiramdam sa buong mundo. Yung pakiramdam na wala man lang humahanga sa'yo, wala man lang gustong tumanggap sa'yo, para ba ang pakiramdam mo pangit ang buong mong pagkatao? Wala akong kaalam-alam na itong araw na pala na to, ang araw na makakapagpabago ng buhay ko. Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito sa lakar ko. Ang alam ko lang sa buhay, kung wala ka ng makakapitan, naghahanap ka na ng paniniwalaan. Gagawin mo lahat para lang sa maliit na porsyento na posibleng ikabago ng buhay mo. Paano kung trip-trip lang to? Paano kung pinaglalaroan mo naman ako sa mga sigang cool kids na to? Okay lang. Wala namang magbabago dun. Kung hindi ko to tatawagan, pagtitripan pa rin naman nila ako. Lesson number 1, desire. Lahat ng bagay nagsisimula sa isang desire. Kahit sinong mga successful na tao, mga malalaking negosyo, mga magagaling na artista, mga magagaling na atleta, lahat yan nagsimula sa isang pangarap. Ikaw, anong pangarap mo? Lahat ng meron sa buhay mo ay resulta ng isang desisyon. Desisyon na ginawa mo. Nagdesisyon ka ba na magbago? O nagdesisyon ka na hayaan na lang ang mga bagay-bagay? Nagdesisyon ka ba para mag-move forward? O nagdesisyon ka para maging stagnant? Kung napagdesisyonan mo na maiangat ang sarili mo, napagdesisyonan mo na harapin ang takot mo, napagdesisyonan mo na magsakripisyo para sa pangarap mo, ang susunod mong kailangan malaman ay sistema. Ano ba ang sistema mo ngayon? Ano ba ang mga bagay na ginagawa mo para makarating sa pangarap mo? Anong mga bagay ang kailangan mo pang gawin at kailangan mo pang idagdag sa pang-araw-araw na sistema na gagawin mo? Tandaan mo, ang sistema mo ang magdadala sa iyo. Ang sistema mo ang mismong sasakyan mo para sa pangarap mo.
sa kahit na anong bagay ang gagawin mo, wag na wag mong kakalimutan na laging mag-aim ng home run. Kung maliit man ang pangarap mo, taasan mo. Kung may pinaplano ka, gandahan mo ang plano mo. Wag na wag kang magsettle sa maliit. Tandaan mo, libre lang ang mangarap, libre lang ang magkaroon ng kagustuhan. Kaya taasan mo na. Paano ka niyan gaganaan kung mababa lang pangarap mo? Kaya gawin mo na kung ano ang gusto mo, kunin mo na kung ano ang pinapangarap mo. Ang failure ay part ng success. Tandaan mo na minsan hindi mo kontrolado ang mga failure mo. Ang kontrolado mo lang ay ang decision mo na ipagpatuloy ang laban mo. Ang decision mo na bumangon sa pagkakadapa at muling ituloy ang laban ng buhay. Yan ang tatandaan mo. Hindi failure ang magpapabagsak sa'yo, kundi yung pagdududa na nakuha mo dahil lang sa failure mo. Huwag na huwag kang makikinig sa failure. Tandaan mo, ang pakinggan mo, yung pangarap mo. Ngayon ko ang pagkanto. Mamismang tao pala ang pumitigil sa sarili niya. Malaki ang potensyal ng bawat isa. Pero kailangan palang mas higitan ang nagbabagang kagustuhan, ang lakas ng boses na bumubulong sa isip natin na nagsasabing hindi natin kaya. Buong buhay ko pala, nakinig ako sa mga sinasabi ng iba. Hindi ko namamalayan na unti-unti ko na palang napapabayaan ang sarili kong pangarap. Bawat tao, nangangarap ng mataas, pero katagalan, mas nangingibabaw na yung pagdududa sa sarili at yung takot na baka madismaya lang sila pag sinubukan nila. Lahat pala ng bagay nagsisimula sa pangarap at kagustuhan. Sa atin na lang kung mananatilibang yun ang gusto natin o magpapadala tayo sa takot na haharapin pag inaangdang tungo sa pangarap. Sabi ng mga tao, ang pinakamahirap daw na kalaban ay ang oras. Oo, oras. Alam mo kung bakit? Kasi ang oras, hindi marunong huminto, hindi marunong bumalik. Hindi napipigilan. Bawat segundo, laging nagmo-move forward. Kaya kung kalaban mo na ang oras, natakot ka na. Kailan ka huling nag-move forward para sa pangarap mo? Yan ang tanong na dapat mong sagutin. Kailan ba ako huling nangarap ng mataas? Kailan ko ba huling pinakinggan ang puso ko kung ano talaga ang gusto ko? Siguro, matagal na panahon na yun. Siguro, dahil nagpatalo ako sa limitasyon, naisip ko lang din ang may gawa. Siguro, panahon na ng pagbabago. Siguro, panahon na para pakawalan ko yung prince na babago ng lahat. Siguro, panahon na para alisin ang takot sa puso at isipin kung paano ko mahubusog ka ng lahat ng pagsubok na harapin tungo sa pangarap. Killer instinct, importante yan. Dahil ang mga taong magagaling, makakita lang sila ng liwanag, alam nila na nandyan na ang pag-asa. Konting oportunidad lang, kinukuha na nila. Parang sa mga hayop lang yan, malingat lang ang biktima. Ayun, makakain mo na.
marami kang doubt sa sarili mo dahil sa mga masasamang karanasan. Tandaan mo, bata ka pa lang nun. Kulang ka pa sa kaalaman nun. Kulang ka pa sa karanasan nun. Natural. Makakaranas ka ng failure. Sino ba naman ang hindi makakaranas ng failure kapag baguhan? Lahat naman dumadaan sa pagiging baguhan. Lahat dumadaan sa pagiging immature. Kaya panahon na para patawarin mo ang sarili mo. Sleep. As you hear the sound of my voice, patuloy kang matutulog at hindi ka gigising hanggat hindi ko sinasabi. Kung ano sinasabi ko ngayon, papasok sa loob mo, papasok sa isip mo. Lahat ng mga nabasa mo, lahat ng mga maririnig mo, tatatak sa puso mo. Bumalik ka sa panahon na kailangan mong patawarin ang sarili mo. Ayusin mo na lang, Prince! Puro ka nalang patalo eh! Ano ba yan, Prince? Tatang mo naman maglaro. Sinasadya mo ba? Ayusin mo naman. Prince, salamat sa pagpapatalo mo ah. Ayusin mo rin ba? Ayusin mo talik! Ayaw ka na namin, Prince! Lagi ka nalang patalo! Araw-araw ka nalang palpak! Ayaw ka na namin, kampe! Ayaw ko na makita po mukha mo! Anong klase ba yan, Prince? Parang hindi pinag-isipan? Sabi ko na nga ba, kay Prince, hindi na naman ako pagpapawisan eh. Ay, maling tira pala yun. Lahat naman ang tira mo, mali eh. Wala, hindi talaga gagaling, Prince. Teka lang, sa atitin ba yan? Atitin, atitin, atitin! Prince! Ay, kaya palang ganda ng umaga ko kasi ko nakikita. Kaya lang, atitin. Kahit na gano'ng aganda ang umaga ko, masama pa rin pakaramdam ko. Okay lang ba na bigyan mo ko ng hug? Ay! Hindi na pwede. Malaki ka na. Ay! Atitin. Ito pala. Ano? Nagmamadali din ako. Atitin naman. Kaya pala, mailap na sa akin si Ate Tin. Kasi, jowa niya na pala si K-pop. Pakachamba lang naman yun eh. Kasi, nabisi ako kakalaro. Akala siguro ni Ate Tin, ginoise ko siya. Saka, ano ba pala mo sa akin ni K-pop? Tall, dark, and handsome yata ang idol. Di na ako magbabasketball, di na ako magchichess. Lagi na lang talo. Wala na akong gustong gawin. Hindi sa lahat ng oras kailangan natin sumunod. Natalo ka lang ilang beses, gusto ko ka na agad.
Eh, paano kung ibig sabihin ng mga talo mo yun? Eh, dahil kailangan ka magpalakas. Hindi sa lahat ng oras, kailangan natin sumuko kapag din natin gaya. Alam kong lalaki pa tayo, pero naniniwala ako na mas marami pa tayong kailangan gawin upang matupad yung mga pangarap natin. Nakikita ko ba itong bulan to? Bilog to. Ibig sabihin kahit saan, pwede siyang tumagod. Parang ano, ang mundo natin. Bilog. Minsan, umiikot-ikot, hindi natin alam kung saan papunta. Pero alam natin, meron tayong paroroonan. Huwag ka sumuko. Alam ko, na kaya mo. Pagkabilang ko ng tatlo, ibang tao ka na. Pagkabilang ko ng tatlo, magigising ka na. Pagkabilang ko ng tatlo, malaya ka na. Pagkabilang ko ng tatlo, matutupad ng pangarap mo. Pagkabilang ko ng tatlo, unti-unti ang mundo magiging sa'yo. Pagkabilang ko ng tatlo, isa, dalawa, tatlo, drama, final. Isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng tao ay yung araw na nalaman niyang meron palang pag-asa. Yung araw na magsisimula ng lahat ng pagbabago sa buhay niya. Yung araw na magtatama ng lahat ng mali niya. Yung araw na sa wakas, mapapatawad at matatanggap niya na ang sarili niya. Yung araw na sa wakas, nararamdaman niya ng malapit niya na hindi sabihin ang salita. Sana ko.
ako sa isang masamang panaginip. Mabigat ang katawan, mabigat ang pakiramdam. Mabigat pala ang mundo, pero patuloy kong sinasalong. Bigyan mo ko ng dahilan para umasa na maganda ang kinabukasan. Bigyan mo ko ng dahilan para kahit papano'y mayroong paniniwalaan. Bigyan mo ko ng dahilan para mayroon akong panghahawakan. Bigyan mo ko kahit isa. Umikit ka na, sa'yo ang sagot. Hindi mo kailangan ng dahilan, hindi mo kailangan ng paniniwalaan. Ang kailangan mo lang ay lumaban, dahil bukas sisikat pa rin ang araw. Tulong, nasan ka? Hinahanap kita. Tulong, nasan ka? Kailangan kita. Madilim palang
Kung di